Malalakas na hangin at ulan din ang naranasan sa malaking bahagi ng Isabela matapos na mag-landfall ang bagyo sa bayan ng Dibilakan. Nakatutok naman doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga neto, bihagyan ng tumigil ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Isabela. Pero ang problema ng mga residente ay naranasang pagbaha sa iba't ibang lugar. Alas 12:30 ng hating gabi nang tumama sa kalupaan sa bahagi ng Dibilakan, Isabela, si Bagyong Christine. Magdamag naranasan ng malakas na hangin sa probinsya ng Isabela na halos maputol ang mga sanga ng punong kahoy. Kasabay nito ang buhos ng ulan na nagtuloy-tuloy hanggang kaninang umaga. Nawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa probinsya. Ay, mahirap po, ma'am. Mas lalo na kapag ano po, ma'am, kapag walang tubig yung pinag-ano namin apektado po lahat. Pagsapit ng umaga, makikita ang epekto ni Bagyong Christine. Pinadapa ng bagyo ang mga panalim na palay ng mga magsasaka sa bahagi ng bayan ng Tumawini. Bandang alas 8 ng umaga, nagsimula na ring umapaw ang Pinakanawan River. Mabilis ang pagtaas ng baha mula sa mga palayan, maisan at maging sa mga kalsada. Dali-dali ang ilang magsasaka na ilikas ang kanilang mga alagang baka para hindi matangay at malunod sa baha. Opo, ma'am. Dahil po, mabaha naman. Oo, kaya kailangan nasa safe. Opo, ma'am. Tuloy-tuloy ang pagpalikas ng otoridad sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas. As of now, nagkasalubong na ang Pinakanawan River at saka Cagayan River. So yung low-lying barangays namin, very critical na. Kaya nandito kami ngayon sa evacuation center para magbigay na ng food packs. Mahigit 4 individual ng inilikas sa bayan ng Tumawini. Lakas, ma'am. Kaya nga nag-aalala ako. Dahil? Mga anak ko. Isa rin sa lubos na naapektuhan ng pagbaha dulot ng pag-apaw ng Pinakanawan River, ang City of Ilagan. Ang mga residenteng ito sa Purok 3, Barangay Manaring, nagtayo ng tent sa gilid ng kalsada. Nataas pa yan, ma'am. Hanggang saan? Hanggang sa mga bahay, ma'am. Oo. Kung hindi hihinto yung pagpakawala sa dam. Mas maayos na ang lagay ng panahon dito sa Ilagan City, Isabela. Pero ang problema ng mga residente ay lubog na sa baha ang karamihan sa mga bahay, partikular sa may barangay Santa Barbara Circumferential Road, matapos nga na umapaw ang ilog dito sa syudad. At ito nga mga kapuso, ipakita ko lamang yung mga bahay. Halos abutin na po yung bubong ng ilan sa mga bahay dito sa lugar. Sa monitoring ng CDRRMO Ilagan, 22 barangay ang lubog sa baha, habang 10 barangay ang hindi mapasok ngayon dahil sa taas ng tubig baha. Puwersahan ng inilikas ang ilang residente sa syudad. Because of the rain na dumaloy, na na-receive ng upstream natin na bumaba sa amin ngayon, biglang tumaas po ang aming Pinakanawan River. So it's a main tributary of our Cagayan River. Patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga inililikas sa Ilagan City. Samantala, sa monitoring ng PDRRMO, hindi pa rin madaanan ang 7 overflow bridges sa probinsya. Sa ngayon, wala pa rin supply ng kuryente ang ilang lugar sa probinsya. Patuloy din ang monitoring ng otoridad sa antas ng Cagayan at Pinakanawan River sa Isabela. Chris, sa monitoring ng PDRRMO, umabot na sa mahigit 10,800 individuals ang inilikas sa mga evacuation center. Actually, ayon sa PDRRMO, ay mas maraming inilikas ngayong araw dahil na rin yan sa pag-apaw ng ilog sa ilang mga bayan sa probinsya nga ng Isabela. Update lamang ako sa aming kinaroroonan. Dito yan sa may barangay San Vicente. Dito yan sa Ilagan City, Isabela. Kung saan sa aking likuran, Chris, makikita natin talaga yung pagbahang naranasan dito sa lugar matapos nga na umapaw yung Pinakanawan River. At kung papansinin mo, Chris, ay gumagamit na ng bangka yung mga residente para makapunta dito mismo sa may kalsada. Diyan, Chris, sa may gitna, sa may kalsada mismo, eh hanggang bewang yung tubig diyan. Pero pagpasok doon sa mga interior roads, ay mas mataas pa yung antas ng baha. Kaya naman kinakailangang ilikas yung mga residente. Ang kwento ng mga residente dito, aabutin daw ng hanggang 2 araw yung baha bago itutuluyang
humupa. At syempre sa ngayon, Chris, ay hindi na muna pinahihintulutan pa na makabalik o makauwi sa kani-kanilang mga bahay ang mga residente, lalo pa syempre nariyan pa rin yung pangamba sa pagtaas ng antas ng mga river system sa probinsya ng Isabela. Sa ngayon, ongoing din yung pamamahagi o distribution ng mga relief packs o mga food packs sa mga apektadong residente. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Jasmine Gabriel Galban.